Welcome back to Chick Home and Hubbies. Today we're going to show you how we comb Amber's hair. I'll also show you or tell you why it's important to comb your Shih Tzu's hair every day or every other day. Why it's important? We're gonna find out. Keep watching. Ready, Amber? Okay. Bago kami magsimula ni Amber magsuklay, pupunasan ko muna yung sa may mata niya, yung mga balls o yung mga paa niya, sa tenga, and sa genital area, and sa rectum. Makakatulong to para mawala yung sensitivity niya doon sa mga area na yon. Para pag binala ko siya sa groomer, hindi na siya matatakot o masistress. Ang ginagamit kong suklay kay Amber nung maliit pa lang siya, itong pang baby na suklay. Suklay yan nung baby ko. And gusto ko siyang gamitin kay Amber kasi hindi nasasaktan si Amber dahil meron siyang mga parang bilog dun sa dulo. And maliit lang siya, so tamang-tama kay Amber. And bumili rin ako ng de-shedding brush. Maganda to kasi madali lang linisin. Pipindutin mo lang din makukuha mo na yung mga balahibo. And isang step din na ginagawa ko kami magsuklay. Ini-sprayan ko siya ng pet conditioner para magkaroon ng moisture, hindi masyadong dry kapag nag-brush kami ng kanyang fur. Binili ko to sa Shopee. Nilagay ko lang siya sa spray bottle para madaling gamitin para kay Amber. Ayan. So, magsisimula ako sa kanyang face. Dun sa ilalim ng tenga niya. Yan, ilalim ng tenga. And dun sa may tenga at sa kanyang nasa na ba ako? Sa paa. Nawawala ako. Nasa paa, okay. So, sinisimulan ko siya sa pinakailalim or sa baba. Sisimulan ko yung paa niya dito sa may bandang tuhod. Yan, madalas nakakaroon ng pagbubuhol or matting dun sa mga tuhod niya. Okay. So, dyan muna sa baba and mag-a-add lang ako ng section of hair until mapunta ako dun sa taas. So, just add section of hair, suklay, add another section, and then suklay. Ito din yung liig niya, madalas din magkaroon ng pagbubuhol or matting. Okay. So, pagdating dun sa singit niya, hinahawi ko yan para makita ko rin kung may buhol. Kasi yung singit, madalas din magkaroon ng buhol or pagbubuhol or tangles. Again, sa baba, suklay, add a section of hair, suklay ulit, add another section, suklay, hanggang mapunta tayo dun sa taas. Okay. And then, dito ulit, suklay. So, dahan-dahan lang, and then, suklay ulit, add another section, suklay, hanggang sa taas. Okay. And so, pag nagsusuklay tayo ng Shih Tzu, diba, meron tayong yan, hinahati natin sa gitna para mas madali. Again, sa singit, hahawiin ko ulit yan. And then, susuklayin. So, it's important na bawat hibla nung hair niya or yung coat, masusuklay mo. And then, sa method na to, so you can make sure na bawat hibla ng fur niya, masusuklay mo. Okay. And then, dito din sa may bandang puwitan niya, dito sa likod, madalas din
kung mapapansin ninyo, dito sa part na to, sa may bandang likod talaga, nagsisimula yung pagbubuhol or yung matting na tinatawag. And ang fur talaga ng Shih Tzu, madali talaga silang magbuhol. Dahil yung mga Shih Tzu, isa sila sa mga breed na meron silang double coat or double coated sila. Meron silang inner coat and outer coat. Ang inner coat, yun yung mas fine ang texture o yung mas pino. And para silang fleece or wool. Yung outer coat naman, yun yung humahaba. And yun yung mas coarse or mas makapal and it's hair-like texture. So, inikot ko lang siya kung ano yung ginawa ko sa kabila. Ganon din yung gagawin ko sa side na to. Okay, so like I said, yung inner coat and outer coat. So, ang inner coat, yun yung part na nag-shed o nanlalagas. So, akala natin hindi nanlalagas ang buhok ng mga Shih Tzu. Pero yung inner coat nila, yun yung nanlalagas. And as the inner coat sheds, pwede siyang matrap sa outer coat. Kasi yung outer coat, yun yung humahaba. So, habang humahaba yung outer coat, pwedeng matrap dun yung inner coat and dun na magsisimula yung matting o yung pagbubuhol na tinatawag. And if the coat of your Shih Tzu is extremely matted, napakahirap niyang lagyan ng remedyo. Ang hirap niyang suklayin. So, yung mga ibang owners, pinapakalbo nila kapag extremely matted na. And which is napaka-uncomfortable para sa isang Shih Tzu na kalbo. So, may iwasan nyo yung magpakalbo ng Shih Tzu kung susuklayin nyo siya everyday. So, the last step, itinatayo ko si Amber and then susuklayin ko rin yung dito sa may puwit niya, yung kanyang buntot. And in between yung legs niya. Sinusuklay ko rin. Itong part na to, palagi kong tinitrim kasi ito yung part ng katawan nila na gusto mong palaging malinis para hindi sumasabit kapag nag-poop sila. And pag umiihi din siya, kasi babae si Amber, so madalas medyo makalat or basa yung part na yan. So ito na yung mga na-deshed natin na inner coat o na buhok ni Amber. Yan. So, very important na suklayin natin araw-araw para hindi magkaroon ng matting. So, si Amber is 4 months old pa lang siya. So, ang kanyang hair medyo fine pa. Hindi mo pa masyadong makikita yung kanyang outer coat. And pagdating ng mga 6 months old, dun mo makikita na mas makapal na yung texture ng hair niya. And dun na nagsisimulang humaba, mas shiny na yung coat. So, nandun pa rin kami sa stage na naghahanap pa rin kami ng mga magagandang products para mapa-improve ang quality ng coat ni Amber. And after ng session, excited palagi si Amber kasi meron siyang treat. So, after every session, binibigyan ko siya ng treat. And binibigay ko sa kanya is yung LiQWYD dental stick. Paborito niya yung bacon. O kaya naman itong dental pure. Yan. So, yan yung binibigay ko sa kanya na treat after every combing routine namin. Okay, yan. Excited siya palagi pag may treat. Yan. And it makes the experience more enjoyable for you and your dog kapag meron siyang treat. So, I give her praises and then I give her the treat. And also, I give her some time to enjoy the treat. And syempre, meron tayong tinatawag na lazy days. So, hindi araw-araw may energy si Amber na tumayo. So, minsan antok na antok siya. So, sa floor ko na lang siya sinusuklayan. Ganun din yung ginagawa ko. Binibigyan ko rin siya ng treat. Pinupunasan ko pa rin yung mga parts ng katawan niya. And after nito, magtututbrush naman kami. So, gusto rin ni Amber yung nagpapatutbrush. Parang siguro na nagiginhawahan siya lalo na nandun pa siya sa stage na nagpo-form pa yung mga teeth niya.
if you are new to our channel, please don't forget to like and subscribe to our Hello! What are you doing? Please like and subscribe to our videos. Please help us reach 1,000 subscribers. Okay. We're gonna eat some eggs.